Sir, bakit hindi pwedeng gawing breeder yung dominant CC F1? Ano po kaya yung dahilan? Salamat. So, yun yung tanong, no? So, kung titignan po natin sa Google, no? Punta po tayo sa dominant CC. Tapos, punta tayo sa kanilang program, no? Makikita po natin dito na meron po silang pure lines, grandparent stocks, parent stocks, at final hybrids. So, for example po, no, sa pure lines, una pa lang po ay inilalayo nila o sineselect na nila yung mag-anak o related sa isa't isa. So, dito pa lang po ay bawal na po yung inbreeding. Dito po ay mamimili po sila ng the best breed sa yung magandang kuhanan ng genetics. For example, kung ito po ay yung Rhode Island Red at Barred Plymouth Rock. So, sabihin na lang natin na yung Nant D 109 o yung combination ng Rhode Island Red at Barred Plymouth Rock. So, dito po, mas priority nila yung performance, no, kesa dun sa ganda ng kulay ng manok. Pangalawa, yung high productivity. So, malakas umitlog sa babae at mabilis naman magbigay ng karne sa lalaki. Least feed needs, no. So, ibig sabihin sa kaunting feeds na ibibigay mo, ay malakas pa rin mangitlog. Kung sinabi mong 100 grams na feeds ang ipapakain mo, ay 110 grams lang talaga, at yung performance po nila ay pare-parehas. Ganun din dun sa lalaki, lesser feed, more meat to produce. So, tapos yung robustness o yung tibay, dapat po matibay po yung ating mga manok. Hindi po sakitin, no? Dapat adaptable po sa ating local climate. Uniformity. So, dapat po pare-parehas po yung manok natin, yung kulay, yung laki, at yung performance po dapat hindi sabog-sabog, no? At yung panghuli ay yung traits will breed through or transfer down to F1 offspring. So, ibig sabihin po yung mga magandang ugali o yung mga magandang performance po ay naipapamana o natatransfer po mula sa pure lines hanggang sa F1. So, dito po sa pure lines po ay dito ini-extract yung dito nila pinipili to produce GPS o yung grandparent stock. So, from A line, kapag pinag-breed po nila yan at nanganak, either babae or lalaki, no? Yung lalaki po, yun po yung kukunin. At yung babae naman ay disregard po sa program. Sa B-line naman, ang kukunin naman po dyan ay yung babae. At yung lalaki po ay i-disregard po. So, ganun din po dun sa C-line, C and D-line. Ganun din po sa Barred Plymouth Rock. So, dito po sa grandparent stock, no? Hindi po sila related dyan, no? So, paano natin masabi na hindi sila related? So, dito po ay tinetest na po nila dun sa Europe o dun sa Czech Republic, no? Meron po silang performance record na alam na nila kung mag-anak po ito. Dito po sa grandparent stock, meron pong yung subpopulation ng dominant gene and recessive gene. So, yun po yung genetics combination na dapat tama para yung combination na gagamitin o gagawin ay tama yung lalabas. So, dito, no, sabihin natin Rhode Island Red to, meron po itong population na recessive gene at meron pong population na dominant gene. At yun pong kinukuha dito ay yung dominant gene. So, itong AB line, iko-cross naman po ito o ibibreed po itong AB line to produce the parent stock, no? A. Ganon din po yun. Pag nanganak, either babae or lalaki, ang kinukuha lang po dito ay yung dominant gene ng lalaki. At yung recessive gene ng babae ay disregard po. So, ganun din po dun sa CD line, yung babae naman po ang kinukuha at yung lalaki ay disregard. So, itong parent stock, ito po yung in-import nila ngayon to produce F1. So, ito po yung pinapalaki, yung sisiw, tapos nagawang parent stock. So, dito, yung mga magagandang performance po na nakuha from pure lines ay nakukuha na po o na itatransfer po from grandparent stock to parent stock.
So, dito po ay nakita nila na kapag pinag-breed po nila itong dalawa, itong Rhode Island Red at Barred Plymouth Rock, ay meron po siyang feather sexable, no? Kapag nangitlog po sila at pinapisa mo ng anak, yung anak po nila ay pure black, pero yung ibahan lang po ay meron pong spot dun sa ulo ng lalaki. So yun po yung lalaki. At yung performance po ng parent stock ay kaya po niyang imitlog ng ganito po kadami. Pero kung titingnan po natin dun sa final hybrids nila o yung magiging anak po nila, ay mas malakas pa pong umitlog. So dito po ay nasa 308 eggs na po yung kaya niyang itlog. Dapat po yung hybrid po ay maganda yung performance po niya. Kaya lahat ay hybrid, hindi po pwede yung pure lines. So sa parent stock, ang ano po dito ay combine the best of the best na manok to produce the hybrid o F1. Dito po sa F1 ay andito na lahat yung mga magandang performance na gusto mo. Yung malakas mangitlog sa babae, 4.5 months mangitlog na, no? Early maturing, no? From 4.5, unlike sa ibang mga lahi, sa mga heritage line, nasa 5 to 8 months yan mangitlog. Dito po, 4.5 po. Assuming po na binigay mo lahat ng inputs, no? From brooding to growing, feeding, housing, spacing, no? Dapat nakuha mo, ay kaya po niyang kunin. O kaya po niyang umitlog ng 4.5 months. Dito po sa Pilipinas, ang clinic claim lang po nila ay nasa 280. So, bakit hindi 308? So, doon po sa 308, doon po ay sinubukan nila yung intensive breeding. So, lahat ng inputs, magagandang feeds, yung weather condition, maganda. Ay kaya po niyang umitlog. Pero pagdating dito sa Pilipinas, siyempre meron niyang adaptation. Dahil sa nutrition, yung quality ng feeds natin, kung paano natin alagaan, kung i-free range natin, medyo ano yan. Tapos yung climate po natin ay nag-a-adapt din yung manok. So kung sobrang lamig, naapektuhan din yung pangitlog ng manok, sobrang init, no? Tapos yung inputs pa natin, kung binibigay po natin, no? So ang ano lang po nila dito, ano, sa 280 to 300 yung eggs na clinic claim po nila. So dito sa final hybrid, ito po ay yung terminal line ng lalaki po niya. Sa 70 days po niya ay kaya niyang tumimbang ng 1.4 to 1.6 kilos, no? Assuming po na binigay po natin lahat ng inputs. So syempre feeds pa rin yung pagkain natin yan, mga binigay natin lahat, walang sakit, makukuha po dito. So yung tanong, pwedeng i-breed yung dominant CCF1? So, unang-una po, kapag i-breed po natin, no, dahil ito po ay yung F1 na to ay magkakapatid, no? Related na po sila sa isa't isa. So, kapag related po sa isa't isa, ibig sabihin, papasok na po dyan yung inbreeding. So, kapag pinag-breed po natin ito, no, unang-una ay hindi na po natin makukuha yung autosexual o yung feather sexual na ano ng parent stock. Ibig sabihin, kailangan po natin palakihin muna yung sisiw ng at least 6 weeks bago natin ma-identify yung gender nito. So, yun pa lang, advantage na po yun. Pangalawa, yung performance, possible po magbabago na po yan. Yung quality ng itlog, o yung itlog po, possible po, liliit po yan. Yung feeds, no? Pakain po tayo ng pakain, hindi na po... Minsan hindi na po pantay-pantay yung mga manok natin kahit bigyan natin ng maayos na feeds dahil po sa inbreeding. And then yung health, no? Yung immune system po, lilesen na po yun dahil po sa inbreeding. Medyo hina na po siya sa sakit, no? Tapos lalong-lalo na po kapag nag F3 po tayo. Ibig sabihin ng F3, yung kung pinagbreed po natin yung F2, magiging anak po nila ay F3. Yun po ay sobrang related na po yung ano nila. Highly related na po bawat isa yung manok. Diyan po papasok na yung mga dwarfism, no? Maliliit yung mga anak, may mga malalaki, sabog-sabog na po. Yung kulay sabog-sabog na po, yung performance sabog-sabog. Yung feeds
no? Pakain tayo ng pakain na lumalaki. Yung itlog, liliit, hindi na po lumalaki kasi highly related na po sa isa't isa. At kung mapapansin nyo po, kapag lagi po tayong nag-inbreeding, no? Pumapasok na po dyan yung, minsan papasok na yan yung, ano, yung sipon. Kahit maganda naman yung ano natin, nagkakasipon na. Dahil po yung resistance po ay bumababa na talaga. Mababa na yung resistance nila dahil sa inbreeding. Inbreeding, yan. Tapos, lalong-lalo na po kapag nag-F4 na. So, yung F4 nga, sabi ni Dr. Erwin Cruz, no? Pag nag-F4 ka na, yan po yung pinakadelikado dahil ito na po yung nangyayari. Yan po. Kumakanta na po sila. Nagpe-perform na po sila sa stage. Yan po yung pwedeng mangyari. So, yun. Kung ano naman, kung depende po sa inyo, kung lalo kapag na ginagawa nyong business po to, kung gusto nyong makatipid, kala nyo nakakatipid, hindi po. Kung gusto nyong mag-produce ng maraming itlog, no? Eh, siguro mahirap po kung magbi-business po tayo, kung gagawin po natin breeder yung mga F1, no? Dahil ito po yung mga possible na mangyari. Kaya sinasabi po nila na yung F1 po ay not suitable or not recommended for breeding. Ito po ay terminal line. Ito po yung F1. So halos lahat naman po, kahit sa mga halaman, no, yung mga F1 hindi na pwedeng ano, may mga traits o may mga possible po na side effect ang mangyayari. So ito po ay hindi yung panakot, no. Yun po ay yung mga talagang science based na mangyayari po yan dahil po related na po sa isa't isa. Pero ikaw, kung gusto mong i-try, ay nasa sa iyo. Ito yung pag tiranay mo, ito yung possible na mangyari sa iyo. Para at least aware po kayo, no. Eh, hindi naman siya pwedeng hindi ko naman siya pwedeng sabihin na hindi pwede. Nasa sa inyo po 'yun. Pwede po siyang i-breed, pero ito yung mangyayari. Ito yung mga mangyayari sa manok mo kapag in-breed mo yung F1. At kapag hindi mo in-breed, ito naman po yung performance na makukuha mo. Yung top performance, kailangan pa rin na magpalaki ulit ng F1 to produce high productivity, no? Kaysa sa mag-imbento ka ulit tapos iisipin mo na nakakatipid ka. Ayun po ay ibang usapan po yun. Depende po sa inyo, depende po sa purpose nyo. Wala ka namang ina-expect na produce, tapos kung gusto mo yung pang konsumo, eh nasa sa inyo. Ito po yung mangyayari sa inyo, yung sinasabi ko. Kaya marami pong nagsasabi na hindi pwedeng gawing breeder dahil po ito po yung mangyayari kapag ginawa mong breeder yung F1. So yun lang, and salamat.